Great morning, kids! It's me again, Teacher Sheena. Welcome to our Math 2, Week 7, Module 4, Quarter 4. Sa araling ito, matututuhan mo ang pagbibigay ng bilang ng area gamit ang square tile units. Naririto ang halimbawa. Makikita mo kung paano inilarawan ang pagkuha ng lawak at haba ng isang bagay gamit ang square tile units. Masusukat natin ang area o laki o lawak ng isang bagay o lugar. Katulad nito, ang itim na hugis parihaba ay binubuo ng 8 square tile units. Samantalang, ang gray na hugis parisukat ay pinubuo ng 16 square tile units. Habang ang puting hugis parihaba ay binubuo ng 24 square tile unit. At ang kabuuang sukat o area ng hugis ay 48 square tile units. Suriin ang board puzzle na ipinakikita ngayon. Alamin ang laki ng board puzzle sa pamamagitan ng pagdugtong sa mga tuldok. Ang bawat square ay may tumbas na isang square unit. Handa ka na ba? Simulan na natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Sa makatuwid, ang kabuuang sukat o area ng hugis ay 20 square units. Gamit ang grid, iguhit ang hugis na inilalarawan sa bawat bilang. Unang bilang, parisukat na 9 square units. Upang mas madali nating masagutan, gamitin ang imahinasyon base sa hugis na hinihingi. Masdan mo ang sagot. Inihanay natin ang mga numero base sa hugis na hinihingi ng bilang kung kaya nagawa natin ang parisukat. Ikalawa, parihaba na 24 square units. Ganito rin ba ang pagkakahanay ng iyong mga bilang? Kung ganon, tama dahil ito ay makabubuo ng parihaba. Ikatlo, parisukat na 16 square units. Masdan mo ang pagkakahanay nito. Tama ba sa iyong gawa? Mahusay! Maaari na nating lagyan ito ng parisukat. Ikaapat, parihaba na may lapad na 5 units at haba na 8 units. Tingnan mo, malinaw na ipinakikita na may lapad na 5 units at haba na 8 units ang ating ginawa.
Kaya maaari mo na itong lagyan ng hugis parihaba. At para sa huling bilang, parihaba na may lawak na 3 units at haba na 7 units. Tignan mo! Ang mga bilang ay nakahanay base sa lawak at haba ng units na hinihingi. Kaya tingnan natin ang kalalabasan kung parihaba nga ba. Parihaba nga. Suriing mabuti ang ilustrasyon ng isang kabuuang lupain. Ang lupain ay hinati sa 4 na may minarkahan ng A, B, C, at D. Gamit ang maliit na square sa ibaba, sagutin ang mga tanong. Tandaan, ang bawat square na ito ay may katumbas na 2 square units. Unang tanong, ano ang kabuuang area sa lupain na minarkahan ng A? Tumpak. 2. Pero tandaan natin na ang bawat isang square ay may katumbas na 2 square units. Kaya dapat natin itong i-multiply sa 2. Kaya 2 times 2 equals? Magaling! 4! Number 2. Ano ang kabuuang area sa lupain na minarkahan ng B? Tama! 2 rin! Kaya 2 times 2 equals? 4. Number 3. Ano ang kabuuang area sa lupain na minarkahan ng C? Tama! 6 nga! Kaya 6 times 2 equals? Tumpak! 12. Ano naman ang kabuuang area sa lupain na minarkahan ng D? Magaling! 6 rin! Kaya 6 times 2 equals 12. Para sa huling bilang, ano ang kabuuang area ng mga lupain A, B, C, at D? Tama! May kabuuang area itong 16. Kaya 16 times 2 equals 32. At dito nagtatapos ang ating maikling pagsasama, ngunit puno na naman ng napakaraming bagong kaalaman. If you want more educational videos, please share, like, subscribe, and click the notification bell. Happy learning!